Ang sayaw ng mga estudyante mula sa Agusan del Norte, hindi lang simpleng sayaw, may pinaghuhugutan. Simula ang lahat sa isang babaeng parang litong-lito sa dalawang lalaki. Biglang may pumasok sa eksena na isa pang babae. At hindi lang ito nakipag-agawan. Nakipagsabunutan pa. Mas ikinawindang ng lahat ang major plot twist sa dulo. Sino nga ba ang kanyang pinili? Yung mahal ko o ang mahal ako? Sino ang ang mga nagbuwis buhay sa dance number na ito, ang magkakaibigang RD, Norvik, Ingrid, at Nel-Ann. Yung sayaw na ginawa namin para po yun sa konte sa barangay namin. Kaya nga kami sumali para makatulong sa aming parents. At saka naisip namin sumali dahil nakakatulong din sa aming pag-aaral. Dalawa kayo sa buhay ko at ako ngayon ay kailangan ng mamili. Isa lang ang maaari at kung sadyang siya'y tapat, baka sakaling pagdaan ang araw, matutunan ko rin ang ibigin siya. At ang nagsampalang sina Nel-Ann at Ingrid. Sa totoong buhay, kami ay magkapatid. Sinadya po namin yung natutuhanin. Sinabi ko sa kanya, tutuhanin mo para maganda tignan sa mga tao. Kaya namin yun tinotoo para sa audience impact, 21st. Pero may hugot pala ang kanilang sampalan. Bilang ate, istrikto po ako sa kapatid ko. Kaya yun, tinudo ko na talaga. Pagan. Kasabay sa bunot. Doon sa sampalan nyo, nahilo ka daw eh. Oo, hindi nga ako nakadisco. Umalis ako kasi masakit yung ulo ko. Matutunan ko rin ang ibigin siya. Samantala, ang isa pang pinag-aagawan na si Norvik relate din sa kanilang dance number. May naging crush pa ako sa paaralan po namin. Nag-chat-chat po kami. Akala ko po gusto rin po niya ako din. After few months, nalaman ko po na may girlfriend na po. Sobrang sakit po, syempre, kasi nagbigay rin po siya ng motibo sa akin. Kinukomfort niya po ako tuwing umaga, good morning. Kahit di ako ang mahal mo, pag sumasayo pa ako, stress reliever ko po kasi yun. Parang feeling ko po, wala pa akong hinaharap ng mga problema po pag sumasayo po ako. Subalit bukod sa mga tila makatotohanang eksena, ang mas tinilian talaga ng mga manonood, ang ending. Sino ang ibigin ko? Dahil ang nagkatuluyan, sina Norvik at RD. Mahal ko, mahal ko.
Pa totoong kiss talaga yun. Wala lang, parang normal lang. Parang nag-kiss ka lang ng pusa. Ang iba tuloy, na-intriga. Ba't parang nangingiti ka naman? Ay, hindi po. Wala pong namagitan sa amin para may impact talaga po sa tao. May criteria po kasi na 20% po audience impact. Hindi naman talaga na kami nag-kiss. Pero, doon sa video, parang totoo kami naghahalikan ni Norvik. Pero ganun lang yung anak. Ito po, nahiya po siya. So nirespeto ko lang po yung decision niya. Nga kaya ang lahat ng ito para maiuwi nila ang kampyonato? Isa sa mga activity namin sa Linggo ng Kabataan ay ang Gyasan Bisaya Contest 2022. Ang naglaban-laban nito ay limang porok. Kinakabahan po kasi baka po kami yung mag-champion. Yung matinding kalaban din namin is yung group 3 ata yun. Kinakabahan. Madami kasi sa misigaw sa kanila. Madaming audience impact. At nung inanunsyo na ang winner, team sarapan, medyo nasad. Akala po namin champion po kasi kami. Akala ko talaga kami na. Sabi ko, ay nasaktan na ako, nasabunutan na ako, pero second placer pa rin kami. Nung natalo kami, feeling ko, panalo pa rin kami. Sanay na sa umasa. It is part of growing up naman po kasi. Worth it naman po. Tanggap naman namin na hindi kami nanalo. Sino ang ibigin ko? Ikaw ba na pangarap ko? O siya ba? Hindi talaga sa lahat ng pagkakataon, ikaw ang pipiliin. Ano't anuman ang mahalaga, inilaban mo hanggang dulo. Sinong pipiliin ko? Mahal ko o mahal ko? Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.